So yeah, importante po, importante mapa-improve natin, and I believe hindi lang naman tong ni-rundown natin ang nagpapa-develop o nagpapa-improve ng immune system natin. So there are many things which can be used, no? Not just for ourselves, of course, ating mga kasama sa buhay, especially for the kids. Develop na natin, mag-improve na tayo. Not just for with the vaccinations, but basically we try to help ourselves, you know, let's be on guard every now and then para po hindi mapabayaan ang ating mga kalusugan. Okay? Yung lack of sleep po, Doc Bong, na-mention niyo po kanina, no? Paano po yun dun sa mga talagang paputol-putol po yung tulog nila? Ilang oras po ba yung sinasabi niyong enough sleep? Saka okay din po ba na nagnanap sila para makabawi po dun sa lack of sleep nila para at least mapataas man lang yung kanilang resistensya? Yes, oo, totoo yan. Good question, Rina. No? Again, 6 to 8 hours of sleep is suffice already. Hindi ba ata kayo 6 to 8 hours? Yeah, less than 6, oo nga eh. But you know what, less than 6 hours very mag-weak ang immune system mo, and more than 8, I think more than 9, hindi rin masyadong maganda. Yung ang pakiramdam mo nga pag oversleep ka, lutang ka eh, para you feel sluggish, 'di ba? Oo, para bang ano, parang mali rin eh, 'di ba? So and also have a good pattern of sleeping time. Pag talagang nasanay ka na you are supposed to wake up around 5 a.m. kahit weekends daw, if you need to wake up at 5 a.m., yeah, go ahead. Yes. Ang pakiramdam mo, hindi mo na kayang, kahit ipikit mo pa, takpan mo pa ng unan yung tenga mo, or, you know, gusto mo pang ma-stretch, eh, pero talagang wala, kasi yun yung regular natural mo. Might as well, wake up and, you know, make your bed already and do something else. Yun daw pala yun. Mahirap daw kasi nga, hindi rin nagbe-benefit sa atin pag weekend naman eh, medyo mag-stretch ako ng konti. Siguro once in a while, pero it's really very hard to adjust kasi hindi naman sana yung katawan mo, hindi naman niya alam yung Sabado, Linggo, Lunes, and the rest of the week eh. Basta ang alam niya, matutulog ka ng ganitong oras and you're going to wake up the same time every day, no? Para ding bowel movement yan. Pag nasanay kang dumudumin sa ganitong oras, kahit pa paano, mararamdaman mo, if you need to go, you are to go eh. Parang ganun yun eh. So, yeah. Six hours of sleep, more than six, at least 8 hours. At pwedeng putol-putol, of course. Siyempre, yung mga nap time, yung tower dun, power nap nga yata ang tawag dun eh. Eh, mararamdaman mo naman eh, pag tapos ng power nap mo, ano ka na, rejuvenated ka na naman. Mm-hmm. Ang bilis ng thinking ability mo, ang bilis mong matapos yung mga kailangan mong gawin. In a way na maganda naman ang pagkakatapos, hindi yung parang bara-barabay lang, no? Mm-hmm. Because you had that sleep and rest that your cells needed, no? Apo, especially ng ating anong brain, ng mata, no, ng breathing mo, ng ears mo, etc., no, lahat ng sensory organs mo para bang ang bilis-bilis magre-recover. Okay? Doc, question po about dun sa may sinabi niyo, nakakababa ng immune system naman natin, yung anxiety, yung grief, yung ganyan, kasi nakaka-apekto naman sa hormonal imbalance, parang nagiging imbalance yung hormones natin po, di ba? So yung inverse po ba nito, kapag kunyari, parang naghanap tayo ng something na nakapagpasaya sa atin, tataas po ba yung immune system natin kapag ganun? Yes, definitely. Kasi ano yan eh, merong mga stress hormones, yung mga cortisol na ganyan, no? So basically, we don't need naman the yung mga laboratory tests na nalulungkot ako, magpa-blood test ako, tingnan mo nga kung mababa na yung ano ko, yung hormone ko. No, not. Pero yeah, totoo yun, Joshua, meaning kailangan lang na alam mo yung time frame mo. This is ano, easier said than done, lalo na kung napakabigat ng problema ng situation, no? Eh yung mga sa ABRA, eh di ba nagkaroon ng problema doon, mabigat. Eh how can you? Mahirap naman sabihin mo, feel happy ka agad. Mahirap yun. Pero siyempre, kaya talagang may kailangan kang help. Ika nga, no? Coming from the outside, no? Nandiyan dapat ang mga mahal mo sa buhay to back you up, no? Lalo na yung mga special sa buhay mo na dapat wag mawawala and to keep, you know, you going, ika nga, no? Totoo yun. Kaya lagi tayo may ganito mga discussions para maalala po na natin na there's another day, no? Meaning at the end of the day, panibagong buhay, panibagong araw na naman kinabukasan, so you need to get back, no? Kasi lalo na kung maraming umaasa sa iyo na dati alam nila na ikaw yung ikang leader nila, ikaw yung strength nila, tapos ikaw yung bibigay, ikaw yung
mangihina ka agad, eh, definitely marami kang mahahatak doon sa ganung situation. So, yes, the immune system goes down also and very much, napakababa. Sabi nga natin kanina, di ba, I remember, sabi ko, in 30 minutes lang na ma-depress ka, ang haba na ng sira sa immune system mo. It may add up to 6 months, di ba? Magiging, ika nga, the term is magiging sakitin ka in 6 months time kung hindi ka mag-i-improve, no? Sa anxiety mo, alisin mo yung depression mo, no? Alisin mo yung mga kalungkutan na yan. And yun nga, syempre, we always pray na mag-guide tayo dahil di natin kaya kung tayo lang eh. Diba? Siyempre, time and time again, marami namang mga pinagdadaanan tayo lahat. So basically, hindi lang pala yung panlalataan ng isip mo o nawawala ka sa hulog, ika nga, the whole body itself is being affected. Mm-hmm. And that is our immune system. Mm-hmm. Okay? Doc, may one last question pa ako. You mentioned about the things that we need to avoid para po mapalakas yung aming mga resistensya, no? Meron po bang, curious lang po ako, meron po ba talagang tao na talagang weak talaga yung kanilang immune system na kahit na mag-exercise sila, matulog sila ng maayos, talaga pong nasa genes po ba yan na meron mga taong ganun po ba? O ano po yung pwede nilang dapat gawin para at least hindi rin sila dapuan ng mga kung ano-anong sakit kasi weak na talaga yung immune nila eh. Oo, kasi may tinatawag rin na congenital diseases, ano, pinanganak pa lang na may depression na, no? Yung mga liver problems na yan, may mga bata na pinanganak na sira ng atay, no? May pinanganak na diabetic na because the parents are diabetic, especially the mother. Pinanganak na nagkaroon na ng hepatitis kagad kasi nahawa dun sa parents, especially sa mother, dahil may hepa pala, dumaan sa daanan ng panganganak, nag-hepa, no? So these are individuals na as they go along will maybe a little bit weaker ka nga no Rina no yes. Compared to doon sa mga kaidara nila no and we just need to know the yung genes natin ano ba ang sitwasyon ng pamilya ano ba ang lahi ng pamilya natin may mga ganoon eh no kaya nga may pamilya pag pinapakita sa mga documentaries pamilyang mahihina ang buto lahat sila naka wheelchair pamilyang bawal maarawan kasi nagkakaroon ng skin problem. Oh. 'Di ba? I remember may mga ganung documentaries na nakita natin and magtataka ka oo nga bakit may ganitong lahi, no? Mm-hmm. And siguro syempre of course may dahilan ang ating Diyos bakit may mga ganitong mga sitwasyon. Maybe this is the time that these are the individuals na para maipakita po ang pagtulong sa kanila at maipakita po syempre yung kapangyarihan ng Diyos kung paano natin to kumbaga mapaglalabanan matutulungan ano in a way and of course para ang siyensya naman ay mag-develop ng mga makabubuting pamamaraan para sa kanila but definitely there are and all we need to do is alamin natin in our way siyempre tayo tong may kaisipan alamin na natin ano ba yung meron sa pamilya para hindi naman mahawa-hawa at magtuloy-tuloy pa to at baka pa pwedeng maiwasan para hindi ka nga eh mapagsabing lahi kasi nila yan eh. Mismong simpleng hika lang, nagiging lahi, di ba? Parang yes, napakabigat. What more with metabolic problems like mga autoimmune diseases also like psoriasis or yung mga lupus na yan. Ano? So, meron talaga nun. Pero yun nga, ang gawin natin is to fight it off. Gawa ng paraan na mapa-improve pa natin yung health ng ating mga kasama, lalo na kung sa ating pamilya to meron. Okay? Doc, may one last question ako bago po tayo mag-social media questions. Last na po, Doc. Yung sinasabi niyo po kanina na to get vitamin D sa sunlight, is there a certain time po or best time para magpa-araw, para makuha yung vitamin D na para mapalakas yung immune system natin? Meron po bang best time? Well, it will always be in the morning kasi, Ian, yung sikat ng araw sa umaga, hindi masakit masyado sa balat. Okay. It can be any time of the day eh. Kung gusto mo nga, di ba, Doc, yung pinakamalakas na para talaga antimano, yung energy, pasok sa katawan ko. Hindi na tanghali ang tapat. Skin cancer naman inabot mo. Tumiri kang gano'n, taas mong gano'n yung... Di ba? Kaya nga, di ba, bawal sa tanghali, mainit, masakit eh, di ba? Yes, so, yes, para namang it... doon magmamatter ngayon yun on how your body can really accommodate or the heat, you know? So, usually in the morning, kasi fresh yung sunlight, sabi nga nila, and wag lang umabot ng mga yun nga yung papainit na at sa hapon maganda din no kasi mababa na rin yung kasi may ano yan eh may UV rays yan na tinatawag tama yung sinabi
I don't know, si Rina yata na ba ganyan? Yun nga, baka mamaya skin cancer naman ang abutin natin. Dahil nga gusto natin magkaroon ng too much of the vitamin D, no? Banggitin lang natin, 2 to 3 times a week lang po is fair enough, is healthy enough. 5 to 15 minutes a day, you just, you know, do something healthy or do some exercises outside within a particular time frame together with the sunlight, okay na tayo doon.